Ilalaan na para sa domestic use ang lokal na produksyon ng asukal ngayong taon. Yan ang bagong direktiba sa Sugar Regulatory Administration na ang mga dating opisyal ay nasasangkot sa kontrobersya sa pag-angkat ng asukal. Saklaw ng Sugar Order No. 1. Ang mga inani sa kasalukuyan at tatagal ng hanggang sa katapusan ng Agosto ng susunod na taon. 1.8 million metric tons ng raw sugar ang inaasahang mapoproduce sa nabanggit na panahon. Samantala, formal nang pinayagan ng SRA ang importasyon ng 150,000 metric tons ng asukal. Kalahati nito ay ilalaan para sa industrial use o sa mga negosyo, habang ang kalahati naman ay para sa mga consumer. Di gaya ng nabulilyasong sugar importation order, aprobado na ni Pangulong Marcos Jr. ang bagong kautusan para umangkat ng asukal. Iginiit ng minorya sa Senado na hindi dapat makasuhan ang apat na dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Agriculture at Sugar Regulatory Administration na isinangkot sa naunsyaming importasyon ng 300,000 metric tons ng asukal. Kasunod ito ng inilabas na sariling report ng Minority Bloc hinggil sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa nasabing issue. Sa panayam sa Teleradyo, naniniwala si Senate Minority Leader Coco Pimentel na walang pagkakamali at malinis ang intensyon ng isinangkot ng mga agriculture officials na lumagda sa Sugar Order No. 4. Dapat din anyang amyendahan ang report ng Blue Ribbon Committee sa investigasyon nito, lalo't walang ebidensya umano na nagpapatunay sa pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na may mastermind at umano'y tongpats sa nasabing importation order. Sa Senate Minority Report, tinutulan din nila ang pag-absuelto ng komite kay Executive Secretary Vic Rodriguez. Wala pang pahayag si Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino kaugnay ng nasabing Minority Report. Linagay namin sarili namin sa sitwasyon ng apat. Sa mata nila, number one, urgent yung sugar crisis. Pagtaas ng presyo ng asukal, may hawak silang datos, kita naman nila talaga mayroong shortage. Tapos sinabihan din naman sila na urgent, tapos nagbibigay naman sila ng update doon sa Malacañang, sa Office of the Executive Secretary, na update naman nila ng mabuti. So para sa amin, may good faith . So kung merong good faith at medyo pumutok yung issue dahil sa miscommunication o kulang sa koordinasyon, wag na tayo magpalusot na kasuhan niya mga yan, mga anti-graft, kasuhan niya mga yan. Meron pang kinapakaso na smuggling, alam ba natin na non-billable yun, ganun kabigat yun. Ang aking payo, sir, kung hindi naman lumabas sa hearing, huwag mo nang pipilitin, huwag mong pipigain ang sabato na wala naman doon, di ba? So, useless. Malugod naman tinanggap ni dating SRA Administrator Hermenegildo Sirafica ang inilabas na report ng minorya. Nagpapasalamat si Sirafica kina Pimentel at Senador Risa Ontiveros na nabubusising mabuti ang mga datos at ebidensyang kanilang isinumite. Nanindigan si Sirafica na walang ginawang mali ang mga opisyal ng SRA at ginawa lang nila ang kanilang trabaho.